Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Sultan, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po kanina ang official final weigh-in para sa inaabangang pagbabalik ng ating pambato na si former two-time world title challenger Jonah Sultan at ng Amerikanong si Frank Gonzalez. Sa kanilang weigh-in ay tumimbang si Sultan ng 121.2 pounds habang si Gonzalez naman ay 122.8 pounds. Bagamat mas mabigat ng mahigit halos 2 pounds si Gonzalez, ay kapansin-pansin naman sa face-off ng dalawa na match pa din talaga sila. Bukas na po gaganapin ang kanilang 8-rounder fight sa Amerika. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Frank Gonzalez, ay may decenting record ito na 12 wins with 6 knockouts sa 3 talo, habang si Jonah Sultan naman ay may 18 wins with 11 knockouts at 6 na talo. Napakahalaga po ng laban na ito para kay Sultan, dahil ito ang magsisilbing pagbabalik niya sa ibabaw ng lona matapos malasap ang hindi inaasahang pagkatalo sa kanyang huling world title fight kontra sa former WBO bantamweight world champion Paul Butler mahigit isang taon na ang nakakalipas. Kailangan manalo si Sultan sa laban na ito upang makabalik siya sa mataas na pwesto ng world rankings. Nang sa ganon ay lumaki ang posibilidad na mapalaban ulit siya sa isang world title fight sa ikatatlong pagkakataon. Kaya naman suportahan po natin si Sultan dito. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang magandang balita nga po para sa ating mga boxing fans. Ito po ay dahil kasado na ang world title fight sa pagitan ng dalawang undefeated rising stars na sila former unified super featherweight world champion Shakur Stevenson at nang tinaguri ang boogeyman ng 135-pound lightweight division na si Frank Martin. Paglalabanan nila ang WBC lightweight world title belt. Kasalukuyan po kasi munang ginawa ng WBC na champion in recess si Devin Haney. Kaya naman mapaglalabanan nilang dalawa ang nasabing titulo. Ito po ay matapos magdesisyon ni Haney na umakyat ng division upang labanan ang current WBC Junior Welterweight World Champion Regis Prograis. Ganun pa man ay pagkatapos ng laban ni Haney kay Prograis, ay kailangan niyang harapin ang mananalo kay Stevenson at Martin kung gusto niya pa talagang mapanatili ang kanyang pagiging undisputed lightweight world champion. Si Martin na may undefeated record na 18 wins with 12 knockouts at walang talo ay isa sa mga top prospect ng lightweight division. Para din po sa mga hindi nakakaalam ay tinalo niya ang ating pambato na si Romero Duno via 4th round technical knockout nitong nakalipas na taon lamang. Pero ganun pa man nga po ay asahan pa din natin na lalabas siya bilang heavy underdog sa laban niya kay Stevenson. Posibleng ganapin ang kanilang sagupaan sa November 16 o December 9. Kaya naman mag-antay lang po tayo ng mga updates patungkol dito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng arwas na tinuon. Gamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon.